Luzon Board tayo, patangay na. Western Visayas, Luzon Board o Canan Board. Ang labanan ito ay nangyari ito kay Arnel Nawali kay Juju Pagadian, siya sa Green at yung tinatawag nilang Buoy Insect ng Panabo, Davao, Mindanao. At siya, asa pula, yung tinatawag nilang Buoy Insect. Sa sulong nila. Ipapakita ko to sa Canan Board din. Sa Canan Board din sila naglalaro, kinukumbert ko lang. Ito ang sulungan nila. Pag 116, ginagaya. Ginagaya! Nag 61, so nag 313. Persado naman, 10-6. Kasi pag langanin pag tumira na iba, 10-6. Nag 16-13. Pinakaina ng 16-14 na tulad kainan, no? At pinaiguan. Pag 5-1, pinaig-4. Pag 1-16, ito na binaba, 2-15 na. Pag 2-15, marami possible mo bang magawa ang pula eh. Pwedeng 9-5. Pwede rin mag-6-1. O kaya sinayang ng 7-2. Pag sayang ng 7-2, nag-9-5. Okay na, nabilisan ko lang to kasi basi maubas, ubos ang oras ko, ubos. Pag 10-7, nag-5-4. Sinayang ngayon ng 7-2. Pag sayang ngayon ng 7-2, inalize na matagal to ni Joy-Joy. Pwede sumabay lang ng 7-2 o kaya 4-16 lang. Ang tinira niya ay 4-16. Ito sa nakikita ko sa posisyon na yan. Ang tinira dito ni Buoy Insect, natatalo siya dito, pero may mali eh. Dapat may tabla pa rin. Ito sa nakikita ko, 11-7 ang maganda na aking nadidiscovery. O ngayon, ipakita ko sa inyo ang kanilang labanan sa Canan Board. Ulit. Ulit. Ito yung laban nila ni Juy-Juy Pagadian at ni Buoy Insect. Ito si Buoy Insect ng Panabo. Patayin ko ilaw para makita. Kasi i-replay ko yan mamaya. Ayan na. Ito, editing mo ko to. Ayan na ang Buoy Insect ng Panabo. Siya sa pula at si Arnel Nawal. Arnel Nawal at Pagadian sa yelo. Ayan ang piligila. Teka, malabo pa rin eh. Dali ah. Mahabol natin. Ulit-ulit. Para masundan. Ito yung laban nila ni Juy-Juy Pagadian. At ni Buoy Insect. Ayan si Buoy Insect, ano? Buoy Insect ng Panabo. Ito naman. Kasi i-replay ko yan mamaya. Ito naman yung tinatawag nilang... Ayan na, ito. Hindi mo ko to. Ayan na, Buoy Insect ng Panabo. Siya sa pula. At si Arnel Nawal. Arnel Nawal at si KGD Pagadian. Pagadian sa yelo. Ayan ang piligila. Labo eh. Teka, ikuan ko. 15. Maraming possible mo dito si Buoy Insect. At kasi ididimo ko naman eh. Ilaw muna. Kinukumbert ko lang ito sa kanan. Ayan. Ayan naman si Mahirap kasi mag-transfer sa kwan eh. Sa convert sa Tagalog. O sa kanan.
Yun, sinayo na sa pinto. Pinagsipan ng yung pagkilihan kung ano, tira. Sasaran ba ng 416 o 95 o 72. Nanginginig naman itong kamay ko eh. Pasmado. Ano kaya titira dito ni Wilson, no? Labo naman. Kasakit mamaya sa mata. Mamaya patuloy ko na lang to kasi maubos ang oras ko sa kanila. Hmm. Bagay eh, sila eh, may walang walang limit sa oras, pero pag pag i-vlog ko ito baka maubos ang oras ko, kaya ipapatuloy ko na lang ko mamaya. At mayroon akong ipapakita dyan bakit natatalo ang tinatawag nila Puyinsik ng Panabo. Ngayon, pagsayang ng sabihin to, forward ko lang to dahil nag-analyze dito si Gigi eh. Pagsayang ng 7-2, pwede sumabay ng 7-2 o kaya sira-siraduan ang prosesin. Kung forward ko lang dali. Di pa rin tumira. Diyan sa posisyon na yan, ang tinira dyan ni Buinsik, 9-5. Ah, ito, papatuloy ko. Dito sa ayos na ito, no? Ang 6-1, bad move ba ng 6-1? Kasi may sayang ito kasi eh. Ito ngayon, ang 11-7 na kita ko. Ito, paliwanag ko sa inyo, ha? Kapag bumaba ng 6-2, titiraan lang, siyempre, naturo ito kakain. Pag kumatras yan, lalakas ang position sa pula. Ngayon naman, kapag i-release naman ito ng 7-2, mayroon possible mong na mag 3-13, mahihirapan din ang green. Okay, we know. Diyan, sa position na ito, no?
ang tinira ni Buinse, ang tinatawag nilang Buinse sa ng Panabo, 9-5, o diretsahin ko na lang muna to ha, kasi malapit na maubos yung oras ko. At nakita naman nyo sa Bisayan mga position, sa vlog na Bisayan position nga, at pinakita ko ang pagtalo. Ito papatuloy ko na rin ha, pagtalo. Pag 9-5, G6-2, so tinira ang 11-7. Magkakaroon ng lance rito ang kuwan, ang pula. Magkaroon siya ang green sa sulong ng ganyan. Tapos ganon. Ay ditong kain eh. Tapos padalawa, eh, siyempre kakain pa siya ng apat. So, hindi pwede itira yun, no? O ngayon, sa posisyon na yan, ang ginawa naman ni JJ Pagadian, nag 3-14. Tama ba ito? 11-7. O pag 3-14, ito nag 7-3. Sorry naman, nahulog na naman. Pag 7-3, tinirang 11-6. Ito may possible mo ba? Pag tumira ng 6-1, ito ha, sa nakita ko lang, huwag lang aabante. Kasi pag ipinaabantihan yan, ipapakain lang ito eh. Tsaka titira ng 16-14, matatalo pula. So sa position na ito, no? Kaganyan. Pag yan ang plano ko, 6-1. O sa analyze ko, atras lang. Ang possible move dito, ito, pwede buha ba 11-6 o 10-6? 10-6 o 11-6? Kapag ito namang isa, 14-15, babalik lang, 5-1, 16-14, malalayong labanan. Ay, itong E3, huwag na niyong asahan itong E3. Kakasana na ng mga dagang kayo, marami na magagawa kasi, pag halimbawa, ito ititira, marami na magagawa ang pula. Pwede mag 11-6, pwede mag 10-6. So, sa posisyon na ito, no, akalain mo, sa ayos na yan, no, ang ginawa naman ni Boy Insik, talaga yun, laos na siguro, pareho kami patandaan. Pinaibuan. Kinasahan ang E3. Itong 10-5, may posibilidad pa rin magtumabla. Dahil alam mo bakit? Ang 10-5, may posibilidad pang tumabla kapag wala na bang ibang sulong eh, kundi ito. Kapag pinakainan yan, doon lang kain. Huwag doon diretso. Pag dumiretso, tabla ka agad. Dito kain para may munting tabla. Diyan, sa posisyon na yan, akalain mo, pinadalawa ngayon ni Buinsi. Pagpadalawa, hindi napansin, oh. Ano ba tawag nito? Ni dama. Dama na yan, eh. Saka dumalawa. O dalawa, eh. Ay, hindi napansin na ito, tira. O, patapos si Mixuan. Diyan, natatalo si Buinsi at nananalo si JJ Pagadian. Okay, pa-shout out muna ha. Tinan ko kung may oras pa. O, i-shout out ko muna ito. Si Damador 1000, Rubin Gaum, Jason Lumaris, na Metro Manila, Bernard Antonio, Rapi Cañete, Bernard Barguna, Romeo Barguna Jr., Jimmy Silang Cavite, Bert Lida Taguig Rizal, and Cristobal Lumali, Muntalban Rizal, at ito pa isa, si palagi ko i-shout out si Pinoy Dama Channel, ang kanyang ginang, hindi ko makakalimutan kasi mamaya makapamasyal ako doon sa inyong lugar, si Merle Nepomuceno Tayo, kayo muna i-shout out ko ha, at hanggang dito na lang, at pasinsa na lang kayo dito sa ginagawa kong convert na video, kasi malabo. O ngayon,
Ako'y nagpapasalamat sa nag-like, nag-share, yung nagsumasubaybay at walang sawang nanonood sa aking channel tulad nila Maduruan Tausan, maski walang kwintang vlog, nanonood pa rin. At lalong-lalo na yung nag-subscribe, subscribe sa aking channel. Huwag niyo kakalimutan na i-click niyo yung notification bell upang makikita niyo ang mga susunod kong mga video. At hanggang dito na lang, at ako yung inyong lingkod, I.M. Karin, kung sa Manila, a.k.a. Dalangit. Good luck.